Welcome back guys. Ngayon is magbibigay tayo ng update regarding sa withdrawal natin kay Cashbaka at saka kay EWTF. So kanina nagbigay tayo ng versus pagdating sa ability to pay and sa kanilang customer support. So ngayon pag-uusapan naman natin is yung makaka-withdraw nga ba tayo today. Kasi kaya kung ba't ko ito pinagko-compare, kasi check nyo itong safety and security ni Cashbaka. More on ano sila eh. Amazon daw sila, kuno. May kinalaman si founder Mark, a former Amazon member. Ito namang si EWTF, kung mapapansin nyo sa About Us. Ang kanila namang pinopromote is, ito, halimbawa ay jointly built EWTF with Alibaba. So, si Cashbaka ay sa Amazon, si EWTF is sa Alibaba, both e-commerce, kuno. So, pagpalagay na natin totoo, pagpalagay natin hindi. So, at least, pinagkukumpara ko lang na more on e-commerce sila. Kaya, ayun, i-check natin kung anong abang nangyari na sa winidraw natin. So, punta tayo dito sa part na to. Then, no, not muna si EWTF, si Cashbaka muna. Then, proceed tayo dito sa withdrawal records. Ayan. Yun, kung mapapansin nyo itong part na to, yung 1768 withdrawal field, ito yung mga panahon na nagkaroon ng GCash issue. Inulit ko siya kinabukasan, dumating naman. Noong November 21, which is kahapon, ngayon kasi is November 22, hindi siya dumating kahapon. So, nag-check ako ng ibang Facebook post, dumating naman yung kanila. Tapos kanilang umaga, November 22, tsinek ko, dumating naman din daw agad yung kanila. So, lagi na yung isip ko na hindi na siya darating. Baka strategy lang nila na magpapapayout na maliliit. Kasi yung above matataas is hindi, para makakuha pa rin sila. Pero naglalakad nga ako sa mall kanina, sa SM. Pag may nag-vibrate yung phone, nakita ko, uy, dumating yung Cashbaka. Napag ganun ako, lain to ako. So ayan, nag-success siya. Ay, may ilan pala dyan minsan na nakalagay successful tapos wala kayong nare-receive na notification. Normal yon, minsan kasi nasa GCash na agad nila yon. So kung titingin nyo itong 6501, itong part na to, 6501. Punta tayo sa GCash. Boom, yun, nasa taas. 6501. Na-receive ko siya ng 438. So, yun, lagay pa yung loob ko na, uy, paying pa siya. Eh, ako naman is ROI na dito. Medyo kampante na ako kasi nilagay ko na nga loob ko na wala na siya. Eh, dumating. So, bonus na to. So, ngayon, yung Cashbaka has ability to pay pa. Okay? So, ngayon, punta naman tayo kay EWTF. Punta tayo dito sa fund details and sa withdraw record. Ayan. Ito kanina din, kasi ang kanilang withdraw open time is 5 PM hanggang alas 10. Eh, nung nakaraan kasi, 5 PM din ako nagsimula, dumating siya alas 11. Pero nagsimula ako ng 5 PM, 5:20, dumating din siya agad-agad. So, itong 2077, may 12% fee, ito siya. Nasa ano yun? Yan, 1827.76. Kahit i-times nyo ito ng 12%, itong 2077 yun ang sagot. So, ito pa yung nakaraan, ito 2K and 1109.50. Ito siya sa bandang ilalim. Yung 2K is 1760 at yung 1109.50 is 976.36. So all in all, siya ay 2, 4, 5, 5, 1 mahigit. So 6, 5 and 5, 1. So yan, competition nito. Nilubos ko na kasi ito kasi habang paying pa. Tinatrack ko naman. Kaya alam ko naman kasi yung pinasok ko sa part na to. Tapos nagaganto din ako. Nire-record ko. Kasi dapat kayo is hindi lang kayo mag-rely sa ano, sa Facebook post. Yan, hindi lang kayo mag-rely sa Facebook post. Bakit? Kasi ang kalimitan doon is wala namang nakalagay ng, kasi pera mo naman yan, your money, your decision. Dapat pinoprotektahan mo din, nag-aalam ka din, nag-research ka din. Pare-pareho naman kasi mga ganitong klaseng website pagdating sa dulo nawawala din. Kasi kung hindi ka magagawa ng ganito, hindi ka magnanood ng mga review, tapos pumasok ka, nawala ka na bukasan, hindi ka naman naka-ROI. Eh since sa part na to is, sobrang tagal na din naman niya, 5-6 months. So, kinakategorize ko na siya nasa 100% risk na. Kaya kapag may nagtatanong, okay pa ba? Hindi ko sinasabing okay. Ang sa akin lang, naka-withdraw ko, baka pagdating sa inyo, nag-join ka ngayon, wala na siya kinabukasan, kawawa ka naman. Kaya i-suggest nyo sa mga bago, is hindi ko na inaano na mag-join ka, mag-ganito, kasi wala naman talagang double your money nang wala kang effort eh. Diba? So, ayan, ito yung mga post nila. Halimbawa ay ito, yan, 1 hour ago, hindi ka kasali. Ayan, dumating pa. Tapos, ito, watch again. Out of curiosity, nakakapag-withdraw ba talaga kay Cashbaka? Let's see. So, ayan, panoorin nyo na lang itong pinost niya ito 55 minutes ago ngayon, November 22. So, ayan nga, ang ginagawa ko is, tinatrack ko kung anong habang mangyayari.
Ang may implements ko lang naman sa inyo, hindi yung mag-join ka kasi nasa sa'yo naman. Yung ano lang, mag-double-double ka tapos by the end of the day nawala na. Nadala na rin yung capital mo. So ito yan, pinakita niya number niya, Redford Mahinay. Dapat hindi niya pinapakita yan eh. Binidyo pa niya kasi privacy mo na yan, pati number mo. Maaaring magamit niya ng iba. Ayan, napapasama pa sa video natin, hindi ko pa na-hide. Wala tayong magagawa, public niya, 225. Kailan siya nag-request? Okay, okay mo na. Send successfully. Usually, diba is, 3 days. Pero minsan dumadali siya ngayon, 2 days. Pero nilagay ko na yung lobo sa cashbaka na kapag ito dumating bukas, 3 days na, wala na to. Ano nangyari? Ayun, diba 3 days nakalagay? Within 3 working days. Ayan. Kahapon to, November 21. Sinubukan niya. Dumating siya ngayon, araw din na ito. Kaninang umaga pa nga, 9:39. PM ba to AM? Pero AM to. So, dumating siya ng 22. Ay, oo nga, dumating siya kanina. Oh. So, ito, kahapon niya winidraw dumating ngayon. Kasi sabi ko, yung iba nakaka-withdraw na maliliit, tapos kami hindi. Delegates naman. Yan, ito nga, tinatara ko siya dito. Tapos naglalagay din ako ng ganito. Kaya ako nagtatrack din ng ganito, baka kasi pareho lang yung gumawa. Alimbawa, ito si Highwell, share ko lang sa inyo. Nawala siya noong, nagsimula siya noong 11-8, noong November 8, at nawala siya noong November 19. So, GoDaddy din yung kanyang registrar. Ito yung IP address nila. Ibig sabihin, ito yung kung saan sila nagmula, bawat bahay kasi bawat may internet ganito. Sabihin na lang, ito yung bahay nilang pinagmulan. Eh, may bago si 2022 FB. November 18, na ito nawala, may bagong dumating. Nung chine ko, pareho sila ng bahay na pinagmulan. So, nag-ano lang ako na mawawala din siya after 11 days. So, ngayon is 8 days, baka 7 days na lang wala to. So, yun ang ginagawa ko. Kaya ako, habang paying pa ito, nilulubos ko. Tapos, tinatala ko din para maka-exit ako. Yung iba kasi, hindi na nakaka-exit. Ayan. Ito naman kasi is typical na sa Philippines, yung mga ganito. Saka lang naman sila nagreklamo kapag hindi nila matanggap. Eh, hindi kasi nila alam yung pinasok nila. Eh, kasi yung kaibigan ko, yung teacher ko kasi, nadamay pa yung teacher, no? Eh, yung ano kasi, yung napakita ko sa Facebook, eh, yung YouTuber kasi, hype na hype. Ganon. Eh, pag ganon kasi ang mangyayari, iwasan nyo nang mag-invest. Huwag nyo nang ilahad ang intensyong mamuhunan. Okay? So, ito, papilay ko na lang sa huli para guide din kayo. Kaya kayo ay nainggan yung mag-invest. Tanungin nyo na lang ako. You don't even have to ask me. You just think. Ito ba papatulan ng mga anak ni Idol Rafi? Eh, samantalang si Idol Rafi galit na galit sa mga ganitong klaseng sistemang panluloko and then yung mga anak niya, papatol? Of course na. Double your money. Paulit-ulit ko sinasabi rito, yung mga banko hindi kayang ibigayan. Maging yung mga kumpanya na naghukay ng ginto, hindi kayang ibigayan, double your money. Pinakamalaking korporasyon, San Miguel Corporation, hindi kayang ibigayan sa kanilang mga investor, yung double your money. Maging yung SM na pinakamayamang tao sa Pilipinas, sa buong Asia pa, with all their businesses and malls, hindi sila makapagbigay ng double your money sa kanilang mga investors. Yan pa kaya mga uhuging, pipitsuging, mga putong lupang ipis, anay. So, ayun nga pala. And yan, may 1652 pa ako na bukas. So, subukan din natin bukas kung okay pa. Itong update na ito nga pala is, hindi na to para sa mga bago. Kasi kung bago at magsisimula ka, I suggest wag na. Baka nga mawala siya anytime. Ito sa mga ongoing na. Kasi naghahanap lang naman sila ng paying proof kung paying pa ba. So, yun lang ina-update natin kung paying pa siya. Kung na-entice ka, uy, grabe, lalaki, ganyan-ganyan. I suggest wag kang ma-entice sa ganito. Maaari siyang mawala anytime. Ito isa para lamang sa mga nagsimula na noon pa at humihingi ng update kung paying pa ba. So, ayun, paying pa siya as of the moment. Surprise lang. Pero nilagay ko na love ko na wala na. Pero at least, andyan. So, ayun lang. Beat the system. Protect your money. I'm out.